Welcome sa Invested. So today, magre-reply na naman tayo sa ating mga masugid na subscribers. Paso marami sa inyo guys ay nag-request na i-review daw natin ang kampaning Cebu Land Masters Incorporated. So yun yung ating topic ngayon guys. So ready na kayo? Stay ka lang and I'll show you how. Welcome to PES Warrior, the place of future investor. Come to get inspired. Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko muna kayo na isubscribe itong ating channel para maging updated ka sa mga bagong videos na paparating dito sa ating channel. Also, huwag mong kakalimutan na i-like itong ating video para marami pang potential investor ang maabot itong ating channel at para matulungan nyo rin ako. Okay guys, so umpisa na natin yung pagre-review sa company. So first, kilalanin muna natin itong company. So panoorin muna natin itong video na ginawa ko. Cebu Land Masters, Incorporated, is a real estate development company based in Cebu. It is owned by the Soberano family, headed by Jose R. Soberano, who is a local of Cebu. He put up CLEA upon retirement in 2000, after working for the Ayala Group of Companies for over 23 years. After 12 years of operations, the company has become one of the top real estate players in the Visayas region with a growing mix of residential, commercial, hospitality, and mixed-use projects. Cebu Land Masters' residential segment caters to multiple market segments. The company was incorporated in 2003 and is headquartered in Cebu City, the Philippines. Cebu Land Masters, Incorporated is a subsidiary of AB Soberano Holdings Corporation. So kung titignan natin dito, yung current price ng company ng time na nire-review natin ito ay nasa 3.82 pesos per share. And also kung titignan natin dito, yung 52-week high ng company ay nasa 4.45 pesos per share. And yung 52-week low ay nasa 1.71 pesos per share. And currently, yung market cap ng company ng time na nire-review natin ito ay nasa 13.43 billion pesos. And also itong company ay nasa property sector. Okay, so dito sinasabi na one of the major weak points of the company is its financial situation. Most analysts agree on a negative opinion with regards to the stock. The average consensus issues recommendations underperform or sell. The positive side, sinasabi dito, margins returned by the company are among the highest on the stock exchange list. Its core activity clears big profits, no? So guys, kung gusto nyong basahin ng full, feel free to post this video para mabasa nyo ng buo yung analyst comment and review. Titignan naman natin dito guys yung sales per region ng company. Clearly, ang company ay nakafocus sa Philippines lang. So kung i-compare natin yung revenue ng company comparing to 2019 to 2020, nakikita natin na bumaba yung kanilang revenue. So na kung titignan natin dito guys kung saan ba nanggagaling yung revenue ng company. So as of 2020, yung pinakamalaki nagko-contribute sa kanilang revenue ay ang kanilang real estate nasa 98.2%, susundan ng rental na nasa 0.7%, and the rest of revenue sources ng company. So mamaya, ididig deep natin itong revenue ng company, annual reports and quarterly reports ng company. Kung titignan natin dito guys sa revenue and net income ng company, yung forecasted ng mga analyst sa revenue and net income ay mag-grow. No? In 2023, yung forecasted nila ay nasa 12 billion pesos and net income forecasted ay nasa 2.9 billion pesos. Now, kung titignan natin dito guys, ang medyo negative lang and alarming sa akin yung kanilang free cash flow. No? Yung forecasted pa rin ng mga analysts in the end of 2023 na forecasted ay nasa negative pa rin yung free cash flow ng company. So for me, ito yung kailangan natin i-dig deep, no, kung investor ka ng company or willing ka mag-invest sa company. Tignan naman natin dito guys yung forecasted ng mga analysts sa return on equity ng company. So nakikita natin na yung forecast ng mga analysts ay nas good na nasa 20 plus yung forecasted ng mga analysts sa ROE ng company.
This is the key people ng company. So yung kanilang CEO ngayon ay si Jose Soberano. So this is the information ni Sir Jose Soberano. Kung gusto niyo basahin guys, so feel free to post para mabasa niyo yung information niya. And this is the rest of managers and members of the board ng company. Clearly, in managers and members of the board, dito sinasabi sa atin na nasa very well experienced na yung kanilang mga namamahala sa company. Kasi dito, bakit ba natin kailangan alamin yung ratio versus industries, no? So, dito natin makikita kung maganda ba yung profitability ng company compared sa industries. Maganda ba yung management, yung pamamalakad ng company compared to the industries na kinabibilangan niya. Maganda ba yung ratio ng company compared to the industries. Dito, masasagot natin yan. Okay, so kung titignan natin dito guys, in terms of profitability, nakikita natin dito na nasa good value base itong si CLI compared sa industries na kinabibilangan niya, no? And now, pagdating also naman ng management effectiveness natin, yes, nakikita natin dito also na nasa good value base ang CLI pagdating sa management effectiveness. And also in terms of ratio. Okay guys, so this is the highlights ng kanilang annual reports. So dito sinasabi no, na yung boost ng kanilang revenue because of construction progress no, and mga projects na ginagawa ng company. And also no, in 2020, meron silang 9 project na nagawa. Okay guys, so feel free to post kung gusto nyo basahin ito ng buo. Ayan. Okay guys, no? Okay guys, so kung titignan natin dito yung highlights also ng company sa 2021 outlook nila. Okay, so they are going to launch 15 residential projects with worth 19 billion pesos to increase leasable area to 28,000 square meters from 14,500 square meters in 2020. Okay, na kung titignan naman natin dito yung first quarter of 2020 report ng company, nakikita natin dito sa highlights na meron na silang nilaunch na 5 project during the first quarter of 2020. 3 residential project worth 4.9 billion pesos and 2 recurring income projects with 4 billion pesos project value. Okay, so guys, kung gusto nyong basahin lahat, feel free to post. Hindi natin ito isa-isain, guys. Dito, guys, yung total revenue ng company from 2016 to 2019, so continuous na nag-grow ang company. And in 2020, medyo bumaba lang yung kanilang revenue. Likewise, sa kanilang net income. So nakikita natin na over the past, from 2016 to 2019, nag-grow yung kanilang net income. And in 2020, nakita natin na bumaba yung kanilang net income. Okay, now let's take a look naman sa balance sheet ng company. Kung titignan natin dito guys, yung total assets ng company compared to total debt ng company, yes, nakikita natin dito na okay, so over the years, nag-grow yung kanilang total assets. Kasabay ng pag-grow na kanilang total assets, ganun din yung total debt ng company. So, mamaya titignan natin sa mga ratio kung gaano ba kalaki yung utang ng company. And also, kung titignan natin dito guys, yung cash flow statement ng company. So, let's focus sa free cash flow na lang ng company. Kung titignan natin dito for the past 5 years, guys, yung cash flow o free cash flow ng company ay negative. So, for me, that's a very, very, very red flag na makikita ko, no? Na negative yung free cash flow ng company for the past 5 years. And also, guys, yung projection din ng mga analysts in from 2021 to 2023 ay negative pa rin yung free cash flow. For that, nasa red flag ako sa company in terms of free cash flow. Kasi napaka-importante no, ng free cash flow para sa akin. No? Para sa akin as an investor, gusto ko na mayroong positive free cash flow ang company. So ano ba yung purpose ng free cash flow? No? Para mas lalo nating maintindihan. So for example, ikaw ay 100% owner ng company ni CLI. So, ano bang ibig sabihin ng free cash flow para sa'yo? So, ibig sabihin, pwede mong ipang-improve sa business mo, pwede mong ipang-travel, pwede mong ipang-save, or whatever you want it to do sa free cash flow. Okay, so ang ibig sabihin niya, no, as a shareholders ng company,
dito kinukuha nila sa free cash flow yung pagbibigay nila ng dividendo or pag-i-improve nila sa business, dito nila kinukuha yan. Kung negative yung free cash flow ng company for the past 5 years and a future projection, anong mangyayari? The chances are, mangungutang ulit sila para lang makapagbigay ng, for example, dividend. Kung nagbibigay ng dividend itong company, gagawin nila, mangungutang sila para lang makapagbigay ng dividend doon sa kanilang mga shareholders. That's a red flag para sa akin, guys, no? Titignan natin dito, in terms of revenue, nasa pangalawa sa huli, si CLI, no? Ayan. And in terms of net income, nakikita natin dito na nasa panghuli si CLI. Now, in terms of market cap naman ng company, nakikita natin dito na si CLI ay nasa panghuli din also, no? In terms of VETA, nakikita natin dito na less volatile ang company compared to the market and also compared to their peers or competitors. Okay, so kung titignan naman natin dito guys, in terms of price to earnings ratio, nakikita natin dito na mas good value base ang company compared to their competitors also, no? Ayan. Ako naman natin dito guys, yung price to book ng company, nakikita natin dito na nasa 1.47 yung kanyang price to book. So, ang gusto sana natin makita ay nasa below 1 yung kanyang price to book para masabi natin na nasa undervalue ang company. Titignan natin dito sa competitors ng company, yung nasa below 1 lang ay ang companying RLC and also yung Mega World Corporation. So, kung titignan natin dito, yung price to cash flow ng company, nakikita natin na nasa pinakahuli ang company. Okay, so hindi na natin ito isa-isa yung ibang information dito. Okay, so let's focus na lang dito sa gross margin ng company. So, kung titignan natin dito, yung gross margin ng company in trailing 12 months, okay, so dito nakikita natin na nasa 48.4 yung kanilang gross margin in trailing 12 months. So, compared to their gross margin in 5 years average, nakikita natin na bumaba ng bahagya yung kanilang gross margin. But still, yung gross margin ng company, it is considered na it's an excellent gross margin. So, in terms of the competitors ng company, nakikita natin na nasa average lang ang company. So, kung titignan naman natin dito guys, in terms of net profit margin ng company, nakikita natin dito na nasa 25 yung kanilang net profit margin. So, dito nakikita natin in terms of competitor side, so nasa pangalawa itong si CLI. So, nasa 25% yung kanilang net profit margin. So, sa mga bago pa lang sa pag-i-invest, ang ibig sabihin guys ng net profit margin, in every 1 peso na sales or benta ng company, 25% noon ng 1 peso ay tubo na nila. So, ibig sabihin, maganda kumita itong si CLI and also no, the rest of competitors ng company. Kasi ang gusto natin makita, kahit papano ay nasa 10 yung kanila net profit margin. Kasi kung titignan natin dito yung ownership breakdown ng company, so nakikita natin dito yung top shareholders ngayon ng company ay ang AB Soberano International Corporation na nasa 65.10%, susundan ni Jose R. Soberano nasa 4.87%, and the rest of top shareholders ng company. And also dito nakikita natin yung mga bumili and nagbenta sa company ngayon. Okay. Okay guys, so dito tignan natin kung pasok ba ang company sa aking criteria and alamin natin kung maganda ba pag and also pwede bang pag-investan itong company. So guys, kung titignan natin dito, yung free cash flow per share versus sa earnings per share ng company, nakikita natin na negative talaga yung kanilang free cash flow per share. For that, nasa red flag ako sa company and also in terms of free cash flow yield, nasa red flag ako sa company. So dito nakikita natin no, in terms of moat analysis ay okay naman yung kanyang moat no, for the, okay, so okay naman yung earnings per share, cash from operating activities, net income for the past 5 years. And also titignan natin dito yung free cash flow ng company, talagang bagsak ang company. So nasa red flag ako no in terms of free cash flow. Titignan naman natin dito guys yung management analysis natin sa company. So nakikita natin dito from 2017 to 2019 yung return on equity ng company ay nasa excellent. And also, likewise, in 2020. Now,
Let's take a look sa kanilang return on invested capital. From 2017 to 2019, nasa okay din yung kanilang return on invested capital. However, in terms of 2020, doon na nagkaroon ng separation from ROE natin, no? Ayan, nakikita natin. So ibig sabihin lang dito na lumaki talaga yung utang ng company, no? Ayan, nakikita natin siya dito. So ibig sabihin nitong return on equity kung gaano kagaling ang company to handle others people's money. So sa return on equity naman or return on invested capital, kung gaano ka-efficient ang company sa pag-handle, okay? And also, kung titignan natin dito, yung debt to earnings natin sa company for the past 5 years ay umaangat. So, kung titignan natin dito, yung debt to earnings na natin sa company in 2020 ay nasa 11, no? So, dito, sinasabi sa atin na 11 years nila kayang bayaran yung kanilang long-term debt gamit lamang yung kanilang net income. That's a long, long time. Gusto natin makita ay nasa 3 pababa yung kanilang debt to earnings. So dito talaga clearly sinasabi sa atin na sobrang laki ng kanilang interest expense na kinikater ngayon sa company. For debt analysis natin sa company, nasa red flag ako sa company. Okay, so now let's take a look sa mga iba pang ratio na ginamit natin. So guys, hindi na natin to guys iisa-isahin, no? Kasi sobrang haba nito kung i-review ko pa to isa-isa. Okay, so nasa real flag ako ngayon sa company in terms of price to tangible book value per share. Because ang gusto natin makita ay mas malaki yung price to tangible book value per share compared sa kanilang current price ngayon. So dito sinasabi na overvalue ang company. And also, no, halimbawa magkaroon man ng, for example, nabankrupt yung company, ang marireceive ng mga shareholders ng company ay nasa 1.56 pesos per share compared sa current price ngayon ng company. That's a red flag, no? Ayun yung ibig sabihin ng price to tangible book value per share. So guys, in terms of price to book, nakikita natin dito na ang company ay nasa overvalue din ngayon. Ang gusto natin makita dito ay nasa 1 pababa lang yung kanyang price to book. Okay, so in terms of price to book ratio, okay? And likewise, in terms of net debt, nakikita natin dito na talagang nasa red flag tayo sa company in terms of utang ng company, okay? So kung titignan naman natin dito yung strength ng company, nakikita natin dito na talagang red na red flag ako dito sa free cash flow ng company. And also, in terms of debt to equity ratio, pa-annual and quarterly dito, sobrang taas na kanilang debt to equity ratio. So dito guys, sinasabi sa atin ng debt to equity ratio na in every 1 peso na ginagamit ng company sa kanyang operation, 245.52% ng 1 peso guys ay financed by utang. So that's a very, very high na utang meron ngayon ng company. Pagdating naman sa current ratio, no, nasa ano naman tayo sa company, nasa green flag, nakikita natin nasa 2.41 and in quarterly also ay nasa 2.41. That's a good sign, no? Kasi in terms of margins naman ng company, wala tayong masabi dyan. Nasa excellent level of categories yung margins and growth rate ng company. Okay. This is the rest of my criteria, no? So feel free to post kung gusto niyo makita yung mga ginamit nating metrics para ma-determine kung maganda ba yung inside and out ng company. Titignan natin dito guys, yung nakuha kong current intrinsic value sa company ay nasa 2.46 pesos per share. So clearly, ang company ay nasa overvalue ngayon ng 35.66%. So kung titignan natin dito sa COL Financial, wala tayong nakuhang information sa CLI, kanilang investment tab. However, nang titignan ko yung report ng company, yung kanilang intrinsic value sa company ay nasa 5.8 pesos per share. So doon, sinasabi na nasa undervalue ang company. Ako sa EV to EBITDA method natin, nasa 10 yung nakuha nating intrinsic value. And sa Graham ay nasa 19.50 pesos per share. Sa DCF, dito nakikita natin na nasa negative yan kasi nga negative yung free cash flow ng company. Okay guys, so alam nyo na ngayon kung anong meron sa financials na company, ano yung mga negative and positive side ngayon ng company. Okay guys, so in my conclusion, wala tayong question sa profitability ng company, wala tayong question sa growth rate ng company,
Wala din tayong questions sa future growth ng company. Okay, and also wala din tayong questions sa mga namamalakad sa company. And however, yung main concern ko ay yung utang ng company, no? So for that, talagang nasa red flag ako sa company, and also in terms of free cash flow ng company for the past 5 years talagang negative yan, hindi talaga tumataas. So it's isa din yan sa mga kadahilanan kung bakit. And also no, another concern ko sa company in terms of my valuation, again guys no, in terms of my valuation lang to, ang company ay nasa overvalue ngayon. Okay, dito na lang muna yung ating video sa company. Maraming salamat sa suporta nyo sa ating channel, and this is SpeciWire guys once again na nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side. Maraming salamat sa panonood. So if you want to expand your investing knowledge, make sure na nakasubscribe ka and pindutin mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas dito sa ating channel. And once again, this is SpeciWire na nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side.